Sa post-game interview nga mga idol neto ni LeBron James ay kanyang ang ni-reveal, kanyang ang binulgar ang tunay na injury na kanyang ang nakuha nakaraang buwan laban nga sa Dallas Mavericks. Well, kung matatandaan nyo mga idol, ang update lang sa atin ni LeBron pati na rin ang team ng Lakers ay foot injury lamang at wala nang iba pang detalye. Hindi na nga nilinaw sa atin kung ano ang specifics ng injury neto ni LPJ. At ngayong officially na nga siyang bumalik laban dito sa Bulls sa kanyang interview ay ni-reveal niya na mga idol ang tunay na injury. Pero sabi niya muna after the game, he felt okay nga daw after ng kanyang first game back after missing 13 games. Pero rhythm daw ang pinaka-importante sa pagbalik sa court at wala pa daw siya agad nun. Nawawala pa daw sa kanyang bola kanina at hindi nga daw maganda ang pakiramdam ng kanyang mga jump shots. It didn't feel as good as before the injury. Na nag-sideline nga daw mga idol sa kanya for 4 weeks na expected naman na mangyari. It sucks nga rin daw dahil hindi siya nakalaro this past month para sa Lakers but he is very proud nga daw sa kanyang mga teammates sa kanilang naging effort at pagkocompete nga daw at a high level every night playing the game the right way and playing Lakers basketball. It was very fun to see nga raw. At nang matanong na nga itong si LeBron ng isang reporter kung ano ba nga daw ang injury na kanyang nakuha against sa Dallas, ay sinabi niya ng mga idol ni-reveal niya na nagkaroon nga daw siya ng tear tendon sa kanyang foot. Nagkaroon daw siya mga idol ng punit ng muscle sa kanyang ang paa na talaga namang malalang injury. Tapos sabi nga ng reporter, hindi ba't mas matagal pa sa 4 weeks ang recovery time ng ganyang injury? Sabi ni LeBron James, yes nga daw. Pero nang matingnan nga daw siya ng mga doktor, ay sinabi sa kanya, his injury is healing faster than they have ever seen. Na talaga namang best possible news nga na pwedeng makakuha ni LeBron James ng team ng Lakers about nga sa kanyang tear tendon sa kanyang foot. At ang naging proseso nga daw niya sa kanyang pagbalik mga idol ay hindi daw base sa usual timeline ng kanyang injury. Pero base nga daw sa kanyang nararamdaman, sinabi niya na babalik nga daw siya once na siya'y maging komportable ng tumakbo, tumalon at gumalaw at kumilos sa court mga idol. At mukhang ngayong araw na nga yung tinutukoy ni LeBron at bumalik na nga siya laban sa Bulls. Isa pang pag-reveal na ito ni LBJ mga idol ay dalawang doktor nga daw ang nagsabi sa kanya na dapat siyang kumuha ng surgery na obviously magiging season ending at next season na siya makakabalik. Pero nang dahil nga daw pumunta itong si LeBron James sa LeBron James of Fit na doktor ay sinuggest nga daw na hindi na kailangan ng surgery at pahinga na lang ang kanyang gagawin at makakabalik din daw siya para nga sa Lakers kahit ganun nga daw ang kanyang ginawa. Nakinig si LeBron James mga idol sa LeBron James of Fit nga raw. Kaya't binalikan siya agad ng isang reporter na si Dave McMenamin at tinanong mga idol, saan bansa nga daw nakabase itong LeBron James of Fit na ito na doktor? Na sinagot naman ni LeBron James habang tumatawa pa na I don't know nga. Well, alam kong alam nyo na rin naman na mga idol na nag-viral nga na balita na itong si LeBron James now ay lumipad papuntang Germany para nga kuhanin, nagpaturok mga idol ng plasma rich platelet na talagang nagbubus nga daw nagpapabilis ng paggaling ng injury. At mukhang ang ayaw linawin niya ni LeBron James, ayaw niyang i-reveal yan at ang naging sagot niya ay I don't know. At alam nyo ba mga idol, ang usual na paggaling daw recovery time ng foot tendon tears ay abot nga daw sa 8 weeks. Dalawang buwan mga idol na kinalahati na nga lang nito ni LeBron James at bumalik nga siya agad. Yung 8 weeks mga idol ay nauwi na lamang sa 4 weeks. So talaga namang masasabi nating ginawa nito ni LeBron James ang lahat ng kanyang makakaya para nga agarang makabalik din siya at makatulong sa kanyang team na Lakers.